So, good afternoon, everyone. So, we will now continue our discussion on our annual assembly. So, naputol po tayo nung nakaraang lesson natin so, dito po sa angle of rotating anode. So, ang sabi ko po, so na-explain ko po sa previous na lecture natin is yung atin pong anode ay naka-angulate po siya dahil kailangan po natin ng maliit or smaller effective focal spot in order to reduce the patient dose. So normally, yung angulation po ng ating anode is about 8 to 20 degrees. Pero yung ating anode, so it is angulated at approximately 12 degrees because yung 12 degrees po, ito po yung yung 12 degrees po, ito po yung pinaka-minimum na angulation na pwede pong makakover ng ating 14 by 17 kaset. Pag kumonti po siya or hindi po siya umabot ng 12 degrees, hindi po niya makakover yung buong 14 by 17. Pag lumampas naman po sa 12 degrees, so mas malaki po yung kanyang field size. So, during exposure, space charged electrons strike the target at a specific area called the focal spot. So, ang focal spot po natin is the actual area in the target that emits or that is bombarded by electrons that produces X-rays. So, ito po yung halimbawa ng ating focal spot, yung ating effective at saka yung actual focal spot. So, ito nga po yung ating definition. Focal spot is the actual area in the target struck by electrons and converts electrical to electromagnetic energy. So, kung yung target po is part po ng anode, yung focal spot naman po is part po siya ng target. And sa atin pong rotating anode, yung buong anode po mismo ay nag-a-act as the target. So, buong ano din po is also the focal spot. Intindihan po ba? So, sabi ko rin po nung ating previous lesson, so, yung ating target is made of tungsten. So, why tungsten? Because tungsten has high atomic number. So, yung na-explain ko rin po nung nakaraan, high melting point and high conducting ability. So, when we say high conducting ability, it has the ability to conduct heat away from the anode para hindi po siya madaling masira. At pwede po tayong mag-expose po ulit or mag-perform another exposure dahil hindi po siya ganun kainit dahil mabilis po siya mag-dissipate ng heat. And syempre, it is cost-effective. So, dahil pwede din po yung ibang type of metals or types of element na may high atomic number. Kaya lang among them, yung tungsten po is readily available as compared sa other elements na pwedeng gawing target. And at the same time, it is cost-effective. So, mas mura po siya as compared sa other materials. So, ito naman po yung sinasabi ko kanina na focal spot. So, yung other term po sa focal spot is the focal track. So, it is the actual area in the target bombarded by electrons that emits X-ray. So, mayroon po tayong dalawang uri ng focal track. The actual focal spot and the effective focal spot. So, ano po yung pagkakaiba nila? Ito po siya. So, yung ating actual focal spot, so from the cathode, ito po yung electrons natin, magbobombard po siya dito sa ating anode, specifically sa focal spot ng ating target. Ayan po, naka-angulate po siya. So, ilang degrees nga po normally? Yes, 12 degrees. So, ito naman po yung focal spot. So, again, yung pagkakaiba, yung actual focal spot, ito po talaga yung area. Ito po siya. Ito po talaga yung area. Ulitin po natin ah.
Yung ating actual focal spot is ito po siyang area na binobombard ng electrons. Actual focal spot po siya. Yung effective focal spot naman po ay ito, papunta po siya sa patient. So, sabi natin, kailangan nating i-angulate ang ating tube, ang ating anode, so that we will have actual focal spot that is actual focal spot size that is larger than the effective focal spot size. So, bakit kailangan maliit ang ating effective focal spot size? Ito po yung ating parang central ray. So, para po to reduce the patient dose and at the same time to visualize smaller areas like po sa mga joints. So, smaller effective focal spot size is used for joints and other smaller areas and for magnification radiography. Yung actual focal spot size, bakit kailangan malaki? Bakit hindi pwedeng? Kasing liit lang siya ng ating effective focal spot size. So, dahil po, kapag maliit po yung size na nabobombard ng ating electrons, ay madali po itong matutunaw. Madali po siyang mag-vaporize dahil maliit lang po yung area at mahihirapan po siyang mag-dissipate ng heat. Whereas, pag malaki po yung area ng ating actual focal spot size, so madali po siya mag-dissipate ng heat and hindi po siya madaling mag-vaporize. Hindi po siya madaling matutunaw. So, naiintindihan po ba? Okay, so yun po yung reason kung bakit na-angulate, naka-angulate yung ating anode. Para malaki yung actual focal spot size, hindi madaling masira yung ating anode. And at the same time, to have a smaller effective focal spot size to reduce patient dose and as well as for magnification radiography, magnification examinations. Naintindihan po ba? Okay. So, the same explanation po ha. So, we have here, for example, so magkapareho po sila ng, ito yung angulation nila is 12 degrees. Ito po siya. Ito po yung malaking actual focal spot size. Yung large actual focal spot size will have this size for effective focal spot. Pag medyo lumiit naman po yung ating small focal spot size, liliit din po yung ating effective focal spot size. So, ano po ang purpose ng ating effective focal spot size? Yes, pag maliit po siya, katulad nito, for magnification examinations for joints. Ito po for general diagnostic radiography. Okay? So, yan po yung ina-explain ko rin po nung nakaraan nating lesson is yung filament po ay magiinit. So, it will produce electrons dahil mainit po siya. Then, the electrons will be accelerated towards the anode. Then, the anode will convert the electrons to X-ray. Then, the X-rays will pass through the window. Ito po yung ating window. So, X-rays will pass through the window. Papunta na po siya sa patient. So, ano nga po yung tawag sa mga X-rays na hindi po dumadaan sa ating window? Halimbawa po yung X-rays na dito po siya dumaan, dito, 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 hindi po siya dumaan dito. Ano po ang tawag sa mga X-rays na yon? Yes, yung tawag po sa kanila ay leakage radiation. Again, leakage radiation, yung tawag sa mga radiation or sa X-rays na hindi dumadaan sa window. Eh, yung mga dumadaan naman po, ano po yung tawag sa kanila? So, yung mga X-rays na ito. Yes, they are primary radiation. Okay, naintindihan po ba? Sige. So, sabi ko kanina, yung pag-angulate is because of the line focus principle. So, it was discovered by Guttsy. So, tinatawag din po siyang Guttsy principle. So, ang purpose again is to reduce the effective focal spot size. So, smaller effective focal spot size. Ito din po yung sinasabi ko kanina, 12 degrees po siya usually to cover the 14 by 17 cassette size. Sa example po natin dito, pag yung kanyang angulation is 20 degrees maximum, so mas malaki po ang kanyang field size.
Pag mas maliit naman po yung kanyang angulation sa 10 degrees lang, maliit din po yung kanyang field size. So yung ginagamit po natin, ang sabi ko, is 12 degrees because tamang-tama lang po siya sa 14 by 17 na field size na kadalasan ginagamit natin dahil yun po yung maximum size ng ating cassette. Okay? So, dahil po sa line focus principle, nagkakaroon po ng tinatawag na anode hill effect. So again, yung anode hill effect, siya po yung pinaka unfortunate consequence. Siya po yung result ng pag-angulate natin ng ating X-ray tube. So anong ibig sabihin ng anode hill effect? So ang ibig sabihin ng anode hill effect is mas maraming X-rays na napupunta sa cathode side kesa sa anode side. So again, sa side po ah, hindi po cathode. Ang cathode po nag-i-emit ng electrons, ang X-ray tube nag-i-emit ng ang anode nag-i-emit ng X-rays. So sa side lang po. So explain ko po siya in a while. So sa isang radiograph, mapupuna po natin or mas kapansin-pansin ang anode hill effect kapag gumamit po tayo ng small focal spot size ng short SID, kung mas malapit po yung tube natin sa patient, at malaking field size. So, hindi po tayo nakapag-collimate. So, ito po yung anode hill effect. So, ito po yung anodes, yung cathode side. Ito po yung anode side. So, during X-rays, yung electrons po na galing dito is will bombard the focal spot. And because of this angulation, dahil naka-angulate po siya, mas marami pong X-rays ang mapuproduce sa side na ito, sa cathode, ito po, sa cathode side, as compared sa ating anode side. As you can see, we have 120 intensity, 110, whereas dito po sa anode side, 75, 80, etc. So, ano pong importance ng ating anode hill effect? So, ang importance po ng anode hill effect is that kung alam po natin ang principle na ito is we will know or we will be able to position the patient or to position the tube correctly so that we will have a uniform image in the radiograph. So, halimbawa po, mag-e-x-ray po tayo ng chest x-ray sa ating sthenic patient or sa average body build. So, pag magpo-position po tayo ng ating patient, halimbawa po nakahiga po siya o kahit nakatayo. So, alin po yung mas thicker na part ng patient? Sa upper part po, sa chest or sa upper part ng chest or sa lower part papuntang abdomen? Alin yung mas thicker? Yes, mas thicker po yung ating abdomen area or sa lower part ng chest. So dahil mas thicker po siya, mas nangangailangan po siya ng mas maraming X-rays in order for the X-rays to penetrate the area. So ano pong gagawin natin? So dahil hindi po siya even yung ating body composition. So since marami pong X-ray sa cathode side, doon po natin ipoposition yung cathode side sa abdominal area ng patient. And yung anode side ay doon po sa upper area ng chest. So when we expose the patient and after we process the film, we will notice in the radiograph that there is a uniform density. Okay? Halimbawa po, baligtad po yung ginawa natin. Yung chest po natin, upper chest, nakaposition po sa anode. Yung cathode po natin, yung upper chest nakaposition sa cathode, yung manipis na area nasa cathode, yung thicker na area is nasa anode. Pag nag-expose po tayo and we process the film, makikita po natin sa radiograph na sa part ng upper chest, medyo increased ang density. Bakit? Dahil marami pong X-rays na napunta roon dahil yung ating cathode is doon po siya naka-position. Naintindihan po ba? And sa part naman po ng abdomen, so medyo decrease po yung kanyang density dahil po konti lang po yung amount ng radiation na napunta doon sa film kasi nga konti lang din yung amount ng X-rays doon sa anode side. Okay, naintindihan ba?
Okay, so let us proceed. So, ito po yung halimbawa, halimbawa po natin. Yung anode side, So yung anode side po natin is dito po sa manipis na area ng patient. Yung atin naman pong cathode side ay dito po sa thicker area ng patient natin. So nakikita po ninyo, so konti po yung amount ng x-rays na nandito. So, as you can see, 73% po. Yung dito naman po sa ilalim, dahil mas makapal po siya sa cathode side, so around 105%. So, this is just a representation to show you kung saan po mas maraming intensity na side ng ating X-ray tube. Naintindihan po ba? Okay. So, ang sabi natin kanina, meron po tayong different sizes ng ating focal spot size. So, yung 0.3, yung pinakamaliit for magnification or for small areas. Ito naman po yung 0.5 to 1 for bony parts and 1 to 2 for all radiographic examinations. Pero kapag gumamit po tayo nitong size ng focal spot, we will be required to have or to use a large exposure dose or large or higher technique factors and shorter exposure time. So, I hope naintindihan po natin na. So, next is the causes of X-ray tube failure. So, meron po tayong tatlong causes, major causes ng X-ray tube failure. We have the single excessive exposure, the long exposure times, and tungsten vaporization. Among the three, ito po yung ating tungsten vaporization, yung pinaka most common. So, most common cause ng ating tube failure. So, most common po dahil kahit anong ingat po natin ng ating X-ray tube, mag-vaporize pa rin yan sa bandang huli. So, hindi po natin mapipigilan yan. Yung dalawa naman ito, anong nangyayari dito? So, sa single excessive exposure, so yung nangyayari is nasisira po yung ating tube. Ating tube dahil sunod-sunod po yung ating exposure. Kumbaga, hindi pa po nakakapagpahinga yung ating X-ray tube, nag-e-expose po tayo ulit. So, dapat kailangan po pahinga muna dahil sabi nga natin is umiinit po yung ating X-ray tube every exposure that we make. So, kailangan po mag-cool down po muna siya kahit konti para po makapagpahinga at hindi masyadong ma-overheat yung ating X-ray tube. Ito naman po sa long exposure times, so hindi naman siya kadalasang nagiging cause or nagiging problema ng ating X-ray tube dahil yung ating long exposure times, eh hindi naman natin po pinapractice, hindi po ba? So yung ginagamit po natin sa ating daily work or sa daily routine is very short exposure time. Naiintindihan po ba? Okay, very good po at naiintindihan po. So, dahil hindi naman po ganun kabobo yung mga radtech natin, hindi po tayo nag-expose ng sunod-sunod. So, hindi po natin ito ginagawa unless hindi ka naturuan nung nag-aaral ka pa or lagi kang absent kaya hindi mo alam na bawal yon. Hindi po ba? Tama? Agree po ba? Okay, very good. And sa number 2 naman po, hindi rin tayo gumagamit ng hindi rin po tayo gumagamit na so, yung sinasabi ko nga po, yung long exposure times, hindi naman po siya nagiging problema ng ating pag-fail ng tube dahil
dahil hindi po tayo gumagamit ng long exposure times. And lastly, itong pangatlo po, kahit po gaanong ingat natin ng ating X-ray tube ay magbe-vaporize pa rin or matutunaw pa rin yung ating tungsten in the long run. So, naintindihan po ba kung bakit sa kanilang tatlo yung pinaka-common cause ng ating tungsten, pinaka-common cause ng ating tube failure is tungsten vaporization. Okay? So, sige. So, next. So, ito po yung mga na-explain ko na po. So, I would like also to make some note that in single excessive exposure, importante din po na alam natin na never apply maximum technique factors in a cold anode. So, pag malamig po yung ating anode, halimbawa po yung mga nagtatrabaho sa clinic, so hindi naman po ganun kadami yung patients natin. So, minsan, alas 8 yung bukas ng clinic, yung tapos naka-aircon na po yung ating x-ray room, malamig po yung ating anode, yung ating machine, tapos yung patient po, darating po siya ng around 10, 11. So, kung kailangan po natin mag-expose ng patient, kailangan po ng mataas na technique factors, hindi po natin agad-agad na i-expose yung ating patient at magsiset tayo ng mataas sa technique factors dahil malamig pa po yung ating anode. So, anong kailangan gawin? So, warm-up procedure. So, ito po yung halimbawa ng ating warm-up procedure. So, sa bawat machine po, sa bawat machine na bibili natin, kahit chop-chop pa po yan, tanong po natin sa manufacturer kung ano po yung kanyang recommended na warm-up procedure. So, hindi po siya one-size-fits-all. So, yung recommended warm-up procedure ay depende po sa model at brand ng ating X-ray machine. Okay? Sige po. Ito po yung itsura ng ating pitting and cracking. So, na-explain ko na rin po ito. So, tungsten vaporization, na-explain ko na din. So, meron po tayong tatlong tube rating charts. So, yung mga charts po na ito ay pinoprovide po ng ating mga manufacturers, especially pag brand new po yung ating units. So, meron po tayong radiographic tube rating charts, anode cooling chart, and housing cooling chart. So, sa kanilang tatlo, yung pinaka-importante dito sa Radtech is ito yung number one. So, bakit siya importante? Dahil using this chart, radiographic tube rating chart, malalaman po natin mga Radtech kung safe ba ang kung safe ba yung MA or safe ba yung KVP or yung time na gagamitin natin sa isang exposure para sa ating machine. Kung safe po ba siya para sa ating machine. Ito naman pong dalawa, so nagpapakita po lamang ito kung ilang oras or ilang minuto ang kailangan nating antayin bago po mag-completely cool down ng ating anode or ang ating housing. So normally, ang isang anode, mayroon po siyang heat capacity na 350,000 heat units. So 350,000 HU. So, heat units. Yung capacity po ng init ng ating anode is 3,500 HU. Ito naman pong ating housing, ang housing po ng ating tube ay may heat capacity na 1 to 2 million. So, 2,000 lang, 1 to 2 million heat units. So, dahil po medyo mababa po yung heat capacity ng ating anode as compared sa ating housing, the anode will take around 15 minutes to completely cool down. Halimbawa po, na-expose po tayo, may ginawa po tayong exposure na nakapag-generate po ng 350,000 heat units. Yung pinaka-maximum na heat capacity niya is na naabot po natin. So, we have to wait for 15 minutes in order for the anode to completely cool down. Halimbawa naman po dito sa housing natin, pag nakapag-expose po tayo ng maximum heat units yung naabot po niya,
So, halimbawa po, naabot po niya ang heat units na ito. So, we have to wait approximately 1 to 2 hours in order for the housing to completely cool down. Naintindihan po ba? Okay. So, ito po yung sinasabi ko, yung adiabatic tube rating chart. So, other name po niya is sa ibang reference books, instantaneous loading chart. So, isa lang po sila. So, safe and unsafe technique factors. So, meron po tayong halimbawa dito. Kung makinig po kayo, importante po ito. So, kahit hindi po siya lumabas sa board exam, pag nagtrabaho po kayo later, so at least naiintindihan niyo po kung saan po ito ginagamit or kung paano po ginagamit yung mga chart na napoprovide ng ating manufacturers. Sorry. Sorry for that. So, halimbawa, mag-set po tayo ng 120 kbp, 0.4 seconds. So, 120 kbp, tapos 0.4 seconds. So, dito po siya. Tama? Sorry. 120 kbp, tsaka point, dito po siya. Okay, nakikita po ba? Okay, so papalitan po natin yung kulay ng ating pen para mas maintindihan po natin. Teka. So, 120 tsaka 4. So, dyan po siya. Dito po siya, 120 tsaka 4. So, pag gumamit po tayo ng 150 mA, kapag po halimbawa 120 kbp tsaka 0.4 seconds in time. Pag gumamit po tayo ng 150 mA station or 200 mA station or 250 mA station, that is unsafe. So, hindi po siya safe. Unsafe po siya. Dahil nasa taas po nila yung ating technique factors. Pero, pag gumamit po tayo ng 125, safe po siya ang 125 dahil nasa baba po ito. Hindi po siya mamamaximize, hindi po masisira ang ating X-ray tube. Naintindihan po ba? O sige, bigyan po kayo ng another example. Pangit ng pen. Gusto ko yung mas nakikita sana. Ito na yung pink. At try na rin yung blue. So, halimbawa po, gagamit po tayo ng 100 kbp at 0.2 seconds. So, 100 kbp, 0.2 seconds. So, dito po siya mag-fall. So, ano po yung safe na technique factor or safe na MA? Na pwede po natin gamitin. So, dahil nandito po siya, so this will be safe, this will be safe. So, again, kapag nasa baba po siya, so safe po yung technique factor na yan. So, pag gumamit po tayo ng 200 at 250 mA, that is unsafe. So, hindi po siya safe. Ito po ay safe. Okay? Intindihan po ba? So, again, kapag nasa baba po siya, that is safe. Safe po yung technique factors nito kasi nasa baba ito. Pero pag ito yung kinamit natin, so nasa taas po ito, so that is unsafe. Okay? So, ito naman po yung anode cooling chart. So, ang purpose is to, sabi ko nga, to show the thermal capacity. So, na-discuss ko na po siya. So, ito po yung halimbawa ng ating chart. So, yung anode cooling chart po natin is, we will have example. Halimbawa po, during exposure, so isa-isang exposure po natin, nakapag-generate po tayo ng 250,000 heat units. So, ilang minutes ang kailangan nating antayin bago mag-completely cool down ng ating
anode. So, ito po yung 250. Dito po siya. Bababa po tayo around, let's say, sorry, 1. So, sa 1 po siya. So, yung gagawin po natin is 15 minutes minus 1. So, we have to wait 14 minutes in order for the anode to completely cool down. Okay? So, halimbawa naman po, sa isang exposure na kapag generate po tayo ng 350,000 heat units. So, maximum na po yan. So, dito po siya mag-fall sa zero. So, how many minutes do we have to wait in order for the anode to completely cool down? So, it will be just 15 minus 0. So, we have to wait 15 minutes. Halimbawa po sa isang exposure naman. Ayun, na-generate lang po natin is 50,000 heat units. So, ito po siya, 50,000 heat units. Then, sorry, 6. Nasa 6. So, 15 minus 6 is 9 minutes. So, when we generated 50,000 heat units, we have to wait 9 minutes in order for the anode to completely cool down. Intindihan po ba? Okay, very good. So, at least, magagamit niyo po ito later pag nagtayo po kayo ng sarili niyong clinic or pag nagtrabaho na po kayo sa isang facilities. So, thermal energy in X-ray is measured in heat units. So, heat units, yung kanyang formula po is KBP times MA times time. So, ito po yung original formula natin. So, this is our original formula. If sa problem given po is hindi po naka-indicate if anong unit po yung ginagamit or anong machine po yung ginagamit natin. Kung single phase 2 pulse, 3 phase 6 pulse, 3 phase 12 pulse, or high frequency generator. So, ito po yung original. Pero halimbawa po sa problem, naka-indicate po na yung ginamit ay high frequency generator. So, mag-a-add po tayo dito ng times 1.45. So, ito po yung mga constant values. Tandaan din po natin ito. Okay? So, meron po tayong example dito sa next slide. Napit na po tayong matapos. So, halimbawa, for high frequency unit, calculate the length of time necessary for the anode to cool to 50,000 heat units after 5 exposure of 500 mA for 0.7 seconds at 120 kVp. So, yung formula po natin is kVp times mA times time. Dahil naka-indicate po siya na high frequency, yung constant po natin is 1.45. So, we will now substitute 120 kVp times 500 times 0.7 times 1.45. So, in a single exposure, we will have 60,900 heat units. So, 60,900 heat units po yung na-generate. Pero nakasaad po dito sa ating problem, limang exposures po na the same technique factor. So, we have to multiply 60,900 heat units to 5. So, therefore, sa limang exposure using the same technique factors, we will generate 304,500 heat units. Okay? So, intindihan po kung saan ang galing, kung bakit nagkaganon. Sige. So, from the chart, 300,000 heat units is about 1 minute. Ito po siya. 300,000, so about, sorry, bako-bako po yung ating. So, 300, alimbawa dito po siya, is about 1 minute. So, ni-round off po natin sa 1 minute. While the 50,000 heat units, ito po siya, 50,000 is about 6.25 minutes. Ito po, 6.25, para alam nyo lang po kung saan po yung nanggaling yung 1 minute and yung 6.25 minutes. So, ang sabi po sa problem, how long do we have to wait? So,
how long do we have to wait para po yung ating machine o yung ating anode will cool down up to 50,000 heat units. Tandaan po natin ha, hindi po niya sinabi na how long do we have to wait in order for the anode to completely cool down. Hindi po completely yung sabi niya. So, hindi po tayo magma-minus ng 15. So, yung sinabi po is 50,000 lang. So, we will have 6.25 minutes minus 1 minute. So, ang kailangan nating antayin is 5.25 minutes. So, pag nakapag-generate po tayo ng 304,000, around 304,000 na heat units, tapos gusto po nating medyo mag-cool down lang siya hanggang 50,000. So, all we have to do is to wait for 5.25 minutes para mag-cool down siya by 50,000. Pero halimbawa po, pag gusto po nating mag-cool down siya completely, so yung 300 na sa 1, so we will minus 15 minutes minus 1, so magiging 14 minutes. So, pag gusto po nating mag-completely cool down, we have to wait for 14 minutes. Pero pag mag-cool down lang siya by 50,000 from 300, magiging 50,000 heat units, ito lang po yung aantay natin, 5.25 minutes. Okay? So, yung last po is the housing cooling chart. Pareho lang po yung pag-read, kaya lang po, yung dinidescribe naman po dito is yung thermal capacity ng ating housing. So, sa ibang reference books po, 1 to 2 million heat units. Sa ibang books naman po is 1 to 1.5 million heat units. So, sabi ko, it will take 1 to 2 hours to completely cool down. So, mas malaki po yung kanyang heat capacity as compared sa ating anode. Okay? So, ito din po yung itsura ng ating housing cooling chart. So, pareho lang po siya ng ating anode, kaya lang mas mataas yung kanyang heat capacity, which is 1 to 1.5 heat units. Dito nga is only 1.2 million lang. So, we have here also the time. So, 150 minutes or 1 to 2 hours po siya, more than 1 to 2 hours. So, depende po sa type ng machine, basta yung approximation po niya, yung range po niya is between those figures I have given you. So, questions po. So, now we are done with our rad physics and from time to time po, you have to check your folder, yung folder po natin. Mag-upload po ako ng post-test doon and try to answer po and we will have a rationalization when you are ready. Okay? So, I will just announce kung kailan po yung rationalization natin ng ating rad physics. So, hindi po tayo mag-rationalize agad-agad because we still have to give consideration po dun sa mga working natin na students na naghahabol pa po dahil wala po silang enough time na mag-read or mag-read ng mga notes natin or mag-watch ng mga lectures natin. So, in the meantime po, so ulit-ulitin nyo lang po pag hindi po masyadong naintindihan and I am still available always, as always. You can send me a question or clarifications online and I will be more than glad to help you po and to explain again the things or the topics that you don't understand, that you didn't understand in the rad physics discussion. So, once again, thank you and see you sa next natin na topics. So, good luck sa inyong post-test.